Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Pangulong Marcos may matinding sagot sa mga maka-China na nagpapakalat na naghahanap daw tayo ng gulo dahil sa kumakampi tayo sa Amerika at binabara natin umano ang mga plano ng China sa West Philippine Sea. Well, simulan natin dito. Wala po ba tayong nababiolate doon? Ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun doon sa paligid. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung milisya. Ay, tama po ito, under ninyo itong armed forces. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Marami nga sa mga kababayan natin ang nakapansin na para bang concern pa si Padilla sa China. At mukha namang nakabawi naman agad itong si Senator Bato matapos mabilis na naaprubahan ang budget ng ating national defense para sa modernization ng ating sandatahang lakas. The committee hereby approve the budget of the DND and its attached agencies including the revised AAP modernization program. Pero patuloy pa din ang paninira ng mga mouthpiece o yung bunganga ng China sa ating bansa, lalo na yung pagpapatanggal ni President Marcos sa nilagay na harang ng China para hindi na tayo makapangisda pa. Kaya naman, narito ang sagot ni Pangulong Marcos sa mga maka-China na nagsasabing naghahanap daw tayo ng gulo. In terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen, nung pinutol yung tali, yung mga nakapasok na fisherman, nung araw na yon, nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun, yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na ganun. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas. Kagaya ng sabi ko, hindi umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita. Ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Dagdag naman ni Defense Secretary Gibo. Ayaw natin awayin ng China. Ayaw natin ng gera. Pero ang teritoryo natin kailangan ang kinin natin at ang mga karapatan, sovereign rights dito. Tapos kinabukasan to, kailangan ng bansa natin to. Archipelago ang ating bansa. Ayon naman kay Senator Padilla, ay suportahan daw natin ang programa ni President Marcos at hayaan na lang natin siya pagdating sa diskarte niya sa West Philippine Sea. Pero yung hamon ng ating kababayan na kondinahin ang ginagawang pangaharas ng China ay mapahanggang ngayon ay hindi pa nagagawa ni Senator Robin Hood Padilla. Sa ibang balita naman, mainit naman ang naging reaksyon ng isang kaibigan at kaalyado ni BP Sara tungkol sa confidential funds na isa sa mga humarang umano ay ang makabayan Black. Hindi po katanggap-tanggap na uutusan po tayo, Mr. Speaker, sa Kamara ano yung pwede natin gawin at ano yung hindi natin pwedeng gawin. Kasi trabaho po natin ito, Mr. Speaker, mag-scrutinize. So kung ganito ang mga arguments in defense of the confidential fund of DepEd, dapat na lang din talaga wala po itong confidential fund. Yun na lang, Mr. Speaker. Salamat. Tataka ko ha. Bakit nagpa-pressure si Speaker Martin Romualdez at si Chairman Zaldico sa mga sympathizers sa mga terorismong mga grupo? Alam mo, noong panahon namin, 17th Congress, na hindi kasama yan sa minority. Bakit? Pag sinama mo yan sa minority, binibigay mo sila ng limelight at yan nga ang nangyari. Bakit? Eh sa budget hearing, tradition sa House na ang majority hindi dapat nagtatanong kasi budget mo yan eh, ba't mo tatanong eh? So nakapagtatanong lang, minority, o yun. Kita mo, nag-circus ang mga sympathizers. O, bakit natin pinayaan yan in the first place? Bakit sila nakapasok sa minority? Kaya nga po ako eh, nagtataka eh. Akala ko tapos na yung tabaluslos. Well, hindi naman natin matatanggal yan kay Speaker kung masama loob niya dyan. Pero alam mo, yung mga aliado ng Unity, dapat ginagawa ang lahat para palakasin ang samahan ng Unity. Ano ba naman kayo? Wala pang 2 taon ang ating administrasyon. Eh, nagsisiraan na tayo. Bakit natin kakampihan yung kalaban ng gobyerno kaysa doon sa kalaban natin, nakakampi natin sa Unity? Ako nga eh, kung magagawa ni Inday Sara yung nangyari sa Davao,
na nawalang insurgency sa pamamagitan ng pagtaas ng kabuhayan yun sa at saka yung localized peace talks na ginawa ni Inday Sara sa Davao. At dyan po ang pinaggastusan ng confidential fund. Siyempre may gastos naman po yung mga localized peace talks na yan, no? Na hindi nakalagay sa line item. Kung magagawa niya sa buong Pilipinas, bakit hindi? Alam mo, sa totoo lang, pinuruhan siya kasi siya talaga yung patunay na kaya nating masupil. Ang nakapagtataka, bakit ang liderato ng Kamara sumunod naman doon sa mga kalaban ng gobyerno at binaliwala yung kaalyado ng administrasyon sa unit team. Huwag po sana natin sirain ganitong kaaga. Alam mo, sige, mag-ambisyon tayong lahat. Nasa atin po talaga yan. At talaga namang lahat ng politiko, nais talagang tumaas pa. Pero wag naman po ganitong kaaga. Bakit? Dahil importante nga po yung ating pagkakaisa para makamit natin yung ating mga pangako. Isa ngayon nga, sablay tayo sa pangako. Isa totoo lahat. O nasa ng 20 pesos na bigas, tapos sisirain mo pa yung alyansa ng unity. Di hindi natin makakamit talaga yun. Imbis na kapit-bisig tayo para makamit pa rin natin yung 20 pesos. At ako'y naniniwala na kaya po yan sa paggamit ng binhi na hybrid. O at saka sa pagpadami ng mga patubig na proyekto ng NIA. No? So yan po dapat ang gawin natin. Palakasin at huwag paghiwalayin. Pero sa mga nangyayari pong ito, bakit? Sa tingin niyo ba matutuwa ang Vice President? Bagamat ang sabi ni Vice President, trabaho yun ng Kongreso. In the first place, ang trabaho ng Kongreso, huwag dapat bawas, huwag dapat dagdagan. Pwede nga sila magtanggal, pero pag tinanggal mo yun, how would you feel kung ikaw yung okupa na opisina? Tahimik lang yan si Inday Sara. Pero lahat yung mga paggagamitan niya para sa matigil na nga itong mga gawain ng mga terorista, paano na ngayon siya? Di ba? At saka kung sincero kayo, na ayaw nyo lang naman talagang puruhan si VP Sara, bakit si VP lang ang pinagdiskitahan? Yes. Di ba mas malaking confidential pa? Ang presidente? O sabihin nyo nga, bakit si VP lang ang pinuruhan nyo? O hindi talaga politika lang ito, di ba? Wag naman po ganyan dahil napakaaga pa po. Ang dami pa natin mga pangako hindi nabibigay sa taong bayan. Unless, sa tingin nyo, baliwala na yung mga pangakong yun. Ako po hindi po. Ako yung makita man sa entablado ni PBBM dahil naniniwala ako sa pagkakaisa. Pwede magkaroon ng katuparan lahat ng pangako natin. At simulan natin yan doon sa bigas na pinangako na ating presidente. Okay, yun nga, hindi ko maintindihan bakit pinakinggan sila ng kamera. Ano ba naman yan? Hindi nyo ba alam na talagang matagal nilang linilinglan ng lipunan ang sambayan ng Pilipino? Yun lang paggamit ng dahas para magkaroon ng pagbabago. Bakit natin sila ngayon bibigyan ng suporta? Ang number one kalaban kasi nila sa counterinsurgency, si VP Sara. Kung hindi nga nag-iingay si VP Sara, laban dyan sa mga yan, sino mag-iingay? Ang presidente, tahimik naman. Binigay na niya yan kay VP Sara, anong tinalaga niya na co-chair. Dapat yan, pinuprotektahan natin. Ano mangyayari? Mapipilay tayo. Malaking mawawala dahil talagang tinitingalan naman ng mga Pilipino si VP Sara pagdating sa counterinsurgency kasi napatunayan nga sa Davao na po pwedeng gawin yan. At ang importante dyan, hindi lang yung pagbibigay ng kabuhayan, kung hindi yung localized peace talks na dyan po talaga nagsimula sa siyudad ng Davao. So yung mga lugar na meron pa ngayon labanan, dapat i-adapt yung model na ginawa ni Inday Sara sa Davao City. Okay, di ngayon, makukumpira. Sana kung naggawa niya yan sa Davao, magagawa din yan sa buong bayan. Bakit hindi natin hayaan at pagpatuloy ni VP Sara yan? Alam mo, crucial yung confidential funding sa DepEd dahil yan ang pilit na pinapasok. Kita nyo nga, yung kanilang legal front, sa ngalan ng mga teacher. Pero naniniwala ba kayo na yung mga yan ay hindi nag-i-endorso na paggamit ng dahas para magkaroon ng pagbabago? Nako, please lang. Hindi po tayo pinanganak kahapon. Nagpapanggap lang sila para manlin lang. Kaya dapat pa tayo maging mas mapanuri. At again, I appeal, no? Sana naman sa Senado, huwag magpadala sa ginawa ng Kamara. Yan po talaga ay politika, plain and simple.